Alam niyo yung pakaramdam ko, guys. Sobrang... Hello, good afternoon, guys. Ngayon, nandito tayo sa ating farm. At after, guys, ng sunod-sunod na tatlong linggong nag-uulan dito sa lugar namin, guys, ngayon, a-update ko kayo. Finally, ay umaraw siya. Ayan, as you can see. So, nag-start na umaraw ng alas 10. Ngayon lang yung sumobra ang tindi ng araw. Abay, nung sumikat naman yung araw, galit na galit. Ang init-init, sobra, guys. Yung parang naramdaman ko yung feeling ng mga matatanda sa atin na mahihiluhin na, guys. Ganun yung pakiramdam ko, guys, na kapag ka sobrang init pala. And then after ng ulan, iba yung humidity. Sobrang init, para ka nasa loob ng oven. So nagpahinga muna tayo ng ilang oras sa ating bahay bago tayo pumunta dito sa ating farm. As you can see, ay alas 6 na, guys, dito sa amin. Pero may araw pa, ganyan katindi. Ngayon, i-update ko kayo dito sa ating taniman ng melon at pakwan, dahil sa inyo, pag palaging babad sa ulan yung ating mga pananim, ay possible na mamatayan tayo ng mga tanim. And guys, kung makikita nyo dito, kahapon ang ginawa natin ay yung ating mga melon. Pero mamaya ko yan i-update sa inyo. Ayan, ngayon pa lang natuyo yung tubig dito. So, ito'y nakakalungkot, guys. Nakita nyo yung ating pakwan? Oh my God. Kahapon, nakita ko na talaga to, na sabi ko, ay patay, hindi niya nakinaya talaga yung sobrang ulan. So ayan, ang unang naging cause niyan, guys, ay laging babad ang kanilang ugat sa baha, sa tubig. Kumbaga talaga umaapaw yung tubig dito sa lugar namin. At dito sa amin, actually mataas na lugar pa to, guys, ha. Pero syempre, dahil nga non-stop 24 hours umuulan sa loob ba naman ng 3 weeks, guys, hihinto lang siya, tapos uulan na naman after ilang oras. So ayan, ipapakita ko sa inyo ang kanyang naging problema. Ang ibig sabihin nito, guys, nagraten na siya sa ugat. Usually, nag-i-start talaga ang problema sa ugat. At ayan na nga yung isang melon natin. So, possible, guys, na magsunod-sunod yung mamamatayan tayo ng melon. Nakita nyo naman, guys, medyo okay pa din sila, diba? Kasi ang kagandahan yan, guys, talaga nakaangat sila. Ayan, still alive yung ating mga pakwan. Pero kung nakalapag yan sa loob ng 3 weeks na ulan, bulok na silang lahat. At ang nakakasad lang, guys, ito yung variety natin sa Pilipinas na gustong-gusto kong makita. Ayan, no? Black watermelon. At ayan na nga, papalaki na naman siya. So, it's a sad thing kasi tatlo yan, guys, yung bunga niya. So, hindi na natin siya masusurvive. Ang mangyayari dyan, useless. At sayang sana kung pahinog na sila, guys, kahit paano makakain natin siya. So, ang naging problema nito, guys, sakit na sa ugat. Pagka ganito, guys, na galing sa ulan, hindi tayo pwede magdilig. Hintayin natin matuyo yung ating lupa for 3 days. Kailangan ay tuyong-tuyo na muna sila bago natin sila ulit madiligan. Yan yung para pasukin sila ulit ng oxygen. Kasi usually, ang nagiging cause niyan sa sobrang ulan ay nagkukulang na ng oxygen yung kanyang lupa. So, babalik lang yung oxygen na yun once na yung tubig ay humupa ulit. Kaya kinakailangan after ng ilang araw bago kayo magdilig kung pagkatapos ng ulan, pagkatapos nilang malunod sa ulan. So, ayan, guys, iahangat natin. At makikita nyo, wala na talaga. Wala nang pag-asa yung ating ugat. Tuyot na talaga siya. Ayan, guys, oh. Nasobrahan talaga sila ng babad sa tubig. Oh, nakakalungkot na istorya, diba, guys? At kung pipisilin natin to, mararamdaman nyo, guys, na parang lamog na lamog talaga siya sa ulan, as in. So, ayun. Kaya ang gagawin natin ay magpapalit tayo ng melon. Dahil nakabili tayo ng another pula ng melon, same niya. Same variety niya, guys. Ay papalitan na lang natin siya. Ay, hindi pala niya same na variety. Ibang variety siya yung may stripe na yun sa gilid. So, nakakasad lang kasi, guys, dalawa yung tanim ko nito. Parehong namatay. Yung isa niya ay seedless, at isa netong may buto nga siya, pero black ang tawag sa kanya. So ayun, guys, maybe dito natin siya itatanim. Medyo malayo pa din sa ating namatay na melon. At ang lakas pa naman niya gumapang, so sayang. Napakainit, guys, ngayon, sobra. So ano nang gagawin natin dito? Ngayon, meron akong experiment, pero hindi na, guys, eh. Kasi may plano sana akong i-experiment dito. Ikakat natin siya, idudugtong natin siya sa ibang pakwan, kung saan na pwede natin sana siyang mahabol na hanggang lumaki. Kasi yung ilalaki nito, guys, aabutin pa sana siya ng 4 weeks. Isang buwan pa to bago lumaki, guys. Kaya kulang na kulang pa sila. So, hindi natin makakain yan dahil maputla at alam nyo na babad sa tubig.
Hindi pa yan matamis talaga. So, ayan, ganyan ang itsura ng ating pakwan na namatay, guys. Nakakalungkot na story, diba? Ay, and then, update ko rin kayo sa ating melon. Ito yung sinasabi sa inyo, guys, na namatayan tayo ng melon. Ayan, dalawang melon. So, good thing, guys, tatlong variety yung tinanim natin nito, kaya may baka pa tayo na isa doon. So, ganyan sila kasensitive. Pagbabad sa ulan. Ayan. Makita nyo, guys. Nag-dry na rin. Ang masaklap, guys. Yung bunga nila hindi pa nalaki. Ganyan din yung nangyari sa akin last year. Nababad din sila sa ulan. So, namatay din. At napaka-sensitive talaga ng melon. Kaya alam nyo na, guys, kung bakit napakamahal ng melon at pakwan dito sa Japan. Kasi, rainy season ang kasunod ng spring. So, sugal. Possible na mamatayan ka. At sa isang puno, ang nagiging bunga lang yan, pinabubunga lang nila yan, usually 3 hanggang 5. Yan yung para ma-sure na matamis at masarap ang magiging melon. Kaya yung tinatawag na branded fruits. Minsan nga isang piraso lang. Kaya sobrang mahal nun, guys. Dahil yun lang yung nag-absorb lahat ng nutrients. Kaya naman napakasarap nun. So ayun, guys. Ngayon, alam nyo na, na talagang napaka-sensitive ng pakwan at melon. Eh, kung lahat yung talim natin na melon na yan ay nakalapag, wala na tayong aasahang melon kasi ganun nang mangyayari, pare-pareho yan, mamamatay dahil sa sobrang babad sa ulan. And I'm pretty sure hindi lang ako naka-experience ngayon yan na namatay ako ng mga pananim, marami yan. Dahil 6 na melon yan, nasayang na yan sa atin. So anyway, pwede, meron tayong pwedeng gawin dyan sa melon at i-harvest natin yan. At good thing, guys, meron akong preserve ng melon. Nabuto, napapalitan na lang natin. So after na itong tag-ulan siguro, pwede tayo magpahabol ng another melon dito dahil favorite ko talaga yung melon, guys. And bala ko rin magtanim kasi nga i-experiment natin, guys. Experiment na kung after ba ng ulan, ng rainy season dito sa Japan, ay makakaabot pa ba siya ng winter na, na bago mag-winter na makabunga. Kasi nga ang Japan, guys, maigsi lang ang tag-init. So, pag nagtanim tayo ng July, August, September, October, November, December. So, December ang magiging harvest ng prutas nila. Malamig na yun, guys. So, hindi natin alam kung makakayanan nila yung ganung lamig. Hindi mo malalaman kung hindi natin itatry. So, itatry natin magtanim ng another melon dyan. Pero, hindi na siya dugtungan this time. Direct na natin siyang itatanim. Kasi itong mga to, guys, ay hybrid pa yan o yung tinatawag natin na dugtungan. Kasi lack of time na tayo para magdugtong pa. So itatanim natin sila ng diretso dito sa ating mismong mga namatayan ng melon. Pero hindi natin siya itatanim mismo dyan sa butas na yan, guys. Kasi pag dyan natin sila tinanim, possible na may sakit na yung butas na, na lupa na nandiyan. Yung pinag-tanggal nila kaya sila namatay. Nalunod na sa tubig, nagkulang na ng oxygen. So yun yung naging cause. Ayan, sad, di ba? Tapos guys, palatandaan na. Ang ating mga pakwan ay medyo talagang nag-aalanganin na. You know why? Yung kanilang mga dahon, guys, ay so, ano ba naman itong mga gagamba na ito? Nakaharang hanggang sa dadaanan ko. Kinakain natin yung sapot. You know why? Kasi yung mga dahon nila natutuyot na sa ilalim. Kasi ang ibig sabihin niya, sobrang lalamog talaga sila sa ulan. Ayan, sila yung pinaka nag-absorb. Oh my God! Oh my God, guys! Anong nangyari? Ha, nakakahiyak, guys. Ayan yung pinagpagura natin, guys. Nakita nyo? Napakadami niyang bunga. So, hindi natin alam kung alin dyan yung namatay. So, ayan, guys. Nakakasad. Alam nyo yung pakaramdam ko, guys. Sobrang nadadown, nakakadown. Kasi parang binigay mo naman lahat, kaya lang kaya lang itong panahon, hindi nakisama. So yun yung sinasabi ko sa inyo, guys, na walang green thumb. So, ayun, guys. So, ayun, guys. Pasensya na kayo. Kasi nakakalungkot lang talaga yung nararamdaman ko ngayon. Na parang binigay mo nga lahat. Tapos, dahil lang si panahon, hindi nakisama sa'yo. So, ayun.
hindi lahat ng effort natin magiging okay. Kasi nga, hindi natin maiiwasan na magkakasakit talaga sila pagka ganitong nababad sa ulan. So good thing guys, nakaangat sila kaya hindi sila lahat nagkaroon ng problema. Pero kung yan lahat guys ay nakalapag, lahat yan possible na nalunod for 3 weeks guys. Talagang ulan lang siya ng ulan, walang tigil talaga as in. So ngayon lang umaraw at yung araw pa niya, alanganin na nag-start na ng mga alas G's and then maghapon na siyang sumikat. And then nakita niyo kumukulimlim na naman. So starting tomorrow, makulimlim na naman siya and then mag-uulan na naman ng paunti-unti. So yun yung sinasabi ko sa inyo na mukha tayong success pero hanggang hindi natin nahaharvest ng final yung ating mga bunga ay hindi tayo pwedeng magalak. Dahil nga, ayan, katulad na nangyari sa ating mga pananim. So nakakasad, di ba? Na-expect mo, ang dami nating maha-harvest, na okay na sila. Pero yun, ganun talaga yung sistema ng pagiging farmer, guys. Kaya mas nararamdaman ko yung feeling ng mga farmer kung gaano kahirap maging farmer. Yung sugal na bagyo, sobrang ulan, sobrang tag-init, ang dami nilang kalaban. Tapos, alam niyo yung amura natin silang mabilhan, binabarat pa sila ng mga negosyante. So, sugal talaga maging farmer, guys. As long na hindi nyo natatry magtanim, guys, lalo na yung mga ganito kalalaki na area, ay hindi natin ma-experience yung mga na-experience nila. Kaya mas mapapahalagahan natin yung mga farmer natin. Kaya palagi natin pasalamatan yung ating mga farmer dahil ganito yung feeling nila, guys. Once na nagkakabagyo, nasisiraan sila dahil sa mga insekto, peste, fungi. So, alam nyo guys, hindi ko expected talaga na malulungkot ako sobra ng ganito. Kasi nga talagang, nung nakita ko sila na isang araw, okay pa sila. And then suddenly, ayan nga, kahapon nag-start na siyang nalulungkot nung nakita ko siya. Magsunod-sunod yan guys, kapag ka hindi huminto talaga yung ulan. Eto, may possibility na rin niya na magkasakit guys. Kasi nakikita nyo, nag-start na rin magkaroon ng mga dry na dahon dito. So kung pipindutin nyo yung kanilang tangkay dito guys, alam nyo yung parang sobrang lalabog sa tubig. Medyo malambot na siya. Hindi na siya yung talagang matigas na klase. So ayun guys. Ayan. Ay, tatlong melon yung nasayang natin dito. At tatlong melon din yung kaninang nasayang natin doon. At ang nakakasad dyan guys, ayan, humahabol pa nga siya ng bungay. Oh. Diba? Kaya lang. Ganun talaga. So yun lang guys.